November 23, 2009. Naganap ang isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan. Sanay na ako sa mga rebelde na nakabulagtan sa sundalo. Sa totoo lang, nung makita ko yung kasama natin, hindi ko napigilan na paluha ako. 58 katao ang minasaker at inilibing kasama ng kanilang mga sasakyan. Mga inosenteng sibilyan, mga babae, at miyembro ng media. Nakikita pa rin nung kapatid ko eh, nung paghuhukay ng bako, sinasa ipapawid sila. Ayaw nilang bumaba, takot sila baka tirahin. Sana po ang lalabas po ay ang katotohanan. Huwag po kayong maniniwala. Kami po, ako po ang may kagagawa ng krimen na binibintang sa amin. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Muli nating balikan ang bawat pangyayari at ang katotohanan sa karumal-dumal na krimen ng Maguindanao Massacre dito sa Crime Classic. Maagang nagsisimula ang araw ni Reyna Fe Mumay Castillo. Pagkabangon, diretso agad siya sa kusina para maghanda ng pagkain ng kanyang asawa at dalawang anak. Pagkatapos sa kusina, ang mga halaman at ang paboritong alaga naman ang kanyang inaasikaso. Ito ang mga bagay na kanyang ginagawa para mabawasan ang pag-iisip sa amang hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi sa kanila. Ang hirap. No, ay hirap nito kasi hindi kami wala kaming closure. Iba eh. Pag nandun ako, yung feeling ko na naiwan siya doon, nandun siya. Gaya ni Reyna Fe, hanggang sa ngayon, balot pa rin ng pangungulila si Monet. Hindi raw niya maiwasang maisip ang kanyang asawa. Paluwang-luwang kami sa pera, magpunta kami sa Davao. Mag-stay kami doon sa isang resort, mag-overnight kami, mag-swimming kami sa gabi. Kanya mo, nakakamiss yun. Hindi ko na nagagawa ngayon. Sukdulan din ang pangungulila ni Bay Jalila Magid. Ramdam na ramdam daw niya ito tuwing magsasalo-salo sila ng kanyang pamilya at makikitang bakante ang pwesto ng kanyang asawa. Naghihirap kami ngayon, ako lang ang kumakayod. Ang mga anak wala pang trabaho. May dalawa kaming apo. Nakaano pa yan sa amin. Magkakaibang tao, pero naging iisa ang kanilang kwento. Mahigit 2 taon na ang nakalilipas, nag-cruise ang kanilang mga landas nang dahil sa isang kahindik-hindik na krimen. November 23, 2009. Naging piping saksi ang sityo Masalay sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao. Sa isang masakar na gumimbal sa ating buong sambayanan, ang Maguindanao Massacre. This is not an ordinary insurgency. This is a crime incident. May mass murders. Mga babae, mga sibilyan, at mga miyembro ng media ang sama-samang pinaslang at inilibing sa 2 malaking hukay sa isang liblib na daan patungong Sharif Aguac. Bahagi sila ng convoy ng asawa ni Toto Mangudadato na si Bay Jenalyn Tiamson Mangudadato na nooy magfa-file sana ng certificate of candidacy ng kanyang asawa na tatakbo sa pagkagobernador. Iba eh, sanay na ako sa mga rebeldeng nakabulagta, sundalo. Sa totoo lang, nung makita ko yung kasama natin, hindi ko napigilan na paluha ako. 37 miyembro ng media ang sumama sa convoy upang i-cover ang nakatakdang filing of candidacy. Kasama rito ang asawa ni Monet Salaysay na si Napoleon, na publisher ng Clearview Gazette at station manager ng Bay FM Station. At ang ama ni Reyna Fe na si Reynaldo Mumay, mamamahayag para sa Diyaryong Midland Review.
Habang patungo ang grupo na binubuo ng anim na sasakyan sa Sharif Aguac, hinarang ang convoy ng napakaraming armadong kalalakihan. Hello! Toto! Hinarang kami ng mga armadong lalaki! At sa mga oras ding iyon, naganap ang karumal-dumal na krimen. Sir, bakit sir? May problema ba? Nasa Buluan ako that time. Nagtatawagan kami ni Mrs. Sabi ko, antayin mo ako at sasama na ako sa iyo. Sabi niya, pagka hindi ka dumating ng impunto alas 9, pupunta na kami. Baka pwede mo i-explain sa amin kung saan ang galing si yung team, yung wife mo, what time they left? Yung wife ko galing doon sa Buluan. Then doon sila nag-ipon-ipon doon sa bahay ng kapatid ko si Toy, si Assemblyman Toy. So doon sila nag-start ng convoy going to Sharif Aguac to file my candidacy. Lingid sa kalaman ng grupo, di umano'y may mga nakakalat na mga armadong lalaki na nagmamatsyag sa paparating nilang convoy. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation, isang eyewitness na nagturo kay Dato Unsay Andal Ampatuan Jr. bilang isa di umano sa mga mismong pumaril sa mga biktima. Ang lumutang na saksi, si dating Vice Mayor Rasul Sangki. Kasi po si Vice Mayor Rasul Sangki ay kasamahan ni Dato Unsay. Kasama po siya, kaibigan si Dato Unsay. Naroon siya sa pag-checkpoint. Kasama siya sa pagdala doon sa massacre site. Isa pa ho, parang nasyak din sila sa nangyari na may mga pinatay po ng mga babae doon. May pinatay ng mga mangudadato. Kaya nagsirita na po sila. Ayon sa salaysay ni Rasul Sangki, kasama umano niya si Dato Unsay sa isang kubo habang niraradyohan sila ng isang nagngangalang dikay tungkol sa daan na binabagtas ng convoy. Kwento ni Sangki, pagkadaan ng convoy sa tapat ng kubo na kinaroroonan di umano ni Dato Unsay at Rasul Sangki, muling rumadyo si Dato Unsay kay dikay at kinukumpirma kung nakahanda na ang checkpoint na haharang sa convoy. Hello! Toto! Sa mga oras na ito, nagawa raw makatawag ni Jeneline kay Toto para sabihin na hinarang sila sa highway papuntang Sharif Aguac. Hello! Pakwento lang, Gov, yung naging communication nyo ng misis mo. Sabi niya, hinarang kami na napakadaming tao. More than 100 ata ito, sabi. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, naka-uniforme. Tapos, matay bigla yung phone. Tumawag na naman ulit. Sabi niya, eto na, sabi niya, papalapit na si Unsay. Sinampal na ako. That was the last word of my wife. Ayon sa testimonya ni Sangki, agad daw silang sumunod ni Dato Unsay Jr. sa sityo Malating na maharang ang convoy. Nakita raw niyang may isang sasakyan na nakatakas mula sa mga hinarang na sasakyan. Inutusan daw ni Dato Unsay Jr. ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng mga daan gamit ang sangguko o armored vehicle. Pinababa raw ang lahat ng mga sakay ng mga hinarang na sasakyan. Hinanap daw ni Dato Unsay Jr. ang mga kamag-anak ni Toto. Pinagsama-sama raw sila ni Dato Unsay Jr. at isinakay sa isang sasakyan. Samantalang ang ibang mga pinababang miyembro ng media, sa pilitan daw pinapasok ulit sa kanilang mga sasakyan bago sila tumulak papuntang Sitio Masalay. Ayon sa kwento ni Sangki, tumigil umano sila sa itaas ng isang burol sa Sitio Masalay. Dito, pinababa umano ang mga taong kasama sa convoy at walang awang pinagbabaril. Nang mga panahong ding iyon, gumagawa na ng paraan si Governor Toto para mapuntahan ang kanyang asawa. Hello, Jeneline! Sinubukan doon itong manghiram ng helicopter sa military. Pero hindi raw siya pinahiram at wala naman daw anumang report na natatanggap ang kanilang kampo. May natawagan kaming
kumpare na kapatid ko, si Colonel Sispeña. Siya ang, kumbaga, sumama at nagmalasakit sa amin. Sundalo rin siya. Nakikita pa rin nung kapatid ko eh. Nung paghuhukay ng bakho. Kasi nasa yung papawid sila. Ayaw nilang bumaba. Takot sila baka tirahin. So nung nakita nila, natunugan na nila may chopper na, nagsitakbuhan itong mga suspects. So unti-unti bumaba yung chopper. Ayun na. Doon na yung mga dead bodies. Hindi na raw nagawa ng mga suspect na mailibing ang mahigit 50 kataong walang awa nilang pinatay. Mga nakahandusay at duguang mga bangkay. Mga buhay na nasayang, ngunit nagsilbing ebidensya sa madugong Maguindanao Massacre. Away politika ang tinitingnan ng anggulo ng mga otoridad na sanhi ng massacre. Agad itong iniugnay sa mayor ng Dato Unsay na si Dato Unsay Andal Ampatuan Jr. May nakuha silang statement noong dalawang supposed to be magiging biktima, kaya lang nakatalilis, nakabalik yung sasakyan na nagsabing nakita nila na si Dato Unsay ang nanguna doon sa mga nag-checkpoint. Yun ang ginawang ebidensya kung bakit in order na ng ating gobyerno na arestuhin na si Dato Unsay. Dahil sa salaysay ni Rasul Sangki, inaresto sa Maguindanao si Dato Unsay Jr. at idiniretso sa General Santos City kung saan siya ininquest ng mga otoridad. Agad siyang dinala sa Maynila para ma-detain habang dinidinig ang kaso. Pagdating sa Maynila, mas naramdaman ni Dato Unsay ang galit ng mga miyembro ng media na kumukondena sa nangyaring massacre. Dinumog siya at pinukpok pa sa mukha ng lente ng kamera. Una makita ko, hindi ko maiwasang mag-isip na masama. Lagi ko iniisip, sana magkaharapan kami. Sana mapatay ko na rin sila. Lumiit yung mundo namin. Hindi kami ganong kalibre pumunta dun sa mga, sa public places. Kasi hindi namin kilala yung mga kalaban eh. Hindi namin, alam namin kung anong kalaki yung galamay ng mga kalaban. Para sa mga kaanak ng mga biktima, napakahirap burahin sa kanilang alaala ang madugong Maguindanao Massacre. Paano pa kaya ang mga sandaling kasama pa nilang buhay ang kanilang mga minamahal? Muli naming binalikan ang pinangyarihan ng madugong Maguindanao Massacre. Sunod-sunod ang mga military checkpoint na aming nadaanan. Inalagaan daw kayo nito ni Andal Ampatuan Senior. Totoo ba ito na inalagaan ang pamilya ninyo? Hindi. Pinalaki o? Hindi. Away politika na nauwi sa madugong katapusan. Paano nagugat at sino-sino ang mga sinasabing mga utak sa likod na walang awang pagpatay sa mga miyembro ng media at sibilyan sa Maguindanao. Matapos ang 2 taon, muli naming binalikan ang pinangyarihan ng madugong massacre sa Maguindanao. Sa aming biyahe, sunod-sunod ang mga military checkpoint na aming nadaanan. Bawat sasakyan, pinapara at iniinspeksyong maigi. Tinahak din namin ang aktwal na kalsadang dinaanan ng convoy ng asawa ni Governor Toto Mangudadato. Nang marating namin ang sitio Malating kung saan hinarang ang convoy, tahimik ang buong lugar. Walang masyadong mga taong dumadaan bukod sa mga sasakyang bumibiyahe papuntang Cotabato at General Santos City. Walang anumang bakas ng karumaldumal na krimen. Mula sa sitio Malating, pinaypay namin ng daan papunta sa sitio Masalay, ang Burol kung saan naganap ang massacre. Napaliligiran ng bangin at taniman ang bako-bakong daan papunta sa sitio Masalay. Halos 15 minuto ang biyahe mula sa sitio Malating papunta rito.
And then, dinila po doon sa taas, mga 11 o'clock. Nakaranig yung mga putok, mga 11 past 11. Mga 11:30, tapos na ho lahat. May dumating na prime mover na may dala-dalang backhoe, mga alas 12. Ayun, nagsimulang ilibing. Eh, nasira. So, hindi na ubus na mailibing. Marami pa ho ang mga, ang tawag natin, surface victims. Isang covered area ang itinayo sa tuktok ng Buron. Dito, nakasabit ang mga larawan at pangalan ng mga biktima ng massacre. Ang dati namang hukay kung saan inilibing ang ilan sa mga biktima, nilagyan na ng mga bako. Sa loob, may mga lapid ang nakatusok sa lupa kung saan nakasulat ang pangalan ng mga biktima. Tila isang maliit na sementeryo na ngayon ang Burol. Sa labas nito, isang shrine ang itinayo bilang alaala sa mga nasawi sa massacre. Dahil sa dami ng bilang ng mga namatay at sa pagiging maimpluwensya ng mga nasangkot, hindi raw naging madali sa NBI ang mag-imbestiga sa kaso. Gano'ng kahirap, Attorney Diaz, yung inyong investigasyon? Malaking tulong yung pagdeklara ng martial law sa lugar at yung order niya sa military na kunin o i-raid yung mga baril ng mga ampatuan. Kasi ho, nung mangyari yon ay nagtataguan na yung mga tauhan ng mga ampatuan. Libu-libu ho yun, mga 4,000 to 5,000 yun ng mga armed men na nawala na. Sa isinagawang investigasyon ng NBI, nagsimulang maglabasa ng pangalan ng iba pang mga ampatuan at kanilang kamag-anak na maaring sangkot daw sa massacre. Nasama sa mga hinuling mga suspect, sina Andal Ampatuan Senior, dating governor ng Maguindanao, at Zaldi Ampatuan, dating governor ng Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM. Ang asawa ng pamangkin ni Andal Ampatuan Jr. na si Bay Jalila Ampatuan Magid, na damay din sa mga kinasuhan. Siya si Superintendent Abu Sama Magid, dating Provincial Director ng PNP sa Maguindanao. Paano nyo na link si Andal Senior at si Saldi? Nangyari ang massacre November 23, pero November 19 pa, meron na hong nag-checkpoint doon sa lugar. Lahat ho doon kalat na ho na may mangyayari. Everybody knows that something will happen. May testigong nagsabi na a day before ay naroon na po yung matandang ampatuhan doon sa may area at tinuturo yung lugar kung saan dadalhin yung mga mati-checkpoint. Parang meron na ho talagang plano among themselves. Parehong alkalde at magkaalyado raw noon sa politika ang tatay ni Governor Toto Mangudadato at si Andal Ampatuan Senior. Plano raw sanang tumakbong gobernador ng tatay ni Governor Toto, pero hindi na nitong nagawang kumandidato dahil sa sakit sa kidney. Inalagaan daw kayo ito ni Andal Ampatuan Senior. Totoo ba ito na inalagaan ng pamilya ninyo? Hindi. Pinalaki? O? Hindi. Nung alkalde pa ang tatay ko, at alkalde rin si Andal, panahon ni late President Cory Aquino, ay very close sila. May plano si Daddy na mag-governor sa Maguindanao. Pero nung inabot siya ng sakit, karoon ng malfunction sa kidney, di na niya kaya. May sinabihan si Andal na sabi niya, ikaw na ang tumakbo. Noong 2007, pinatawag ako ni Ampatuan, ni Andal. Tinanong ako, sabi niya, totoo bang may plano kang tumakbong gobernador? Mag-create tayo ng panibagong probinsya, Rajaboyan Province, na ikaw mag-gobernador para hindi tayo maglaban. Ay hindi tinuloy itong Rajaboyan Province. Sa halip, nag-create sila ng Sharif Kabunsuan Province at inilagay doon yung balain niya na si Bimbo Sinsuat na pinsan ko rin, second cousin ko. Ay sumama ang loob ko. Kasi pinramisan ako eh. Kailangan mag-promise sa akin, kailangan tuparin niya. Sa puntong ito raw sila nagsimulang magkasamaan ng loob at naghiwalay ng kanilang landas. Subalit may ilang tao na raw na namagitan sa dalawang partido para maiwasan sana ang gulo sa Maguindanao. Sinabihan ako noon nila Secretary Gibuchodoro, Congressman Datumanong at ni Butch Pitsay na magsabi ako na hindi ako lalaban kay Andal Ampatuan, pati na sa mga anak.
na hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako lumalaban. Kasi, demokrasya naman tayo. There was some disagreement on terms. Pero at that time siguro nagbe-break up na yung kwan eh. Kasi ang usapan nun medyo tense na eh. So managing it is it has become loose. Sinubukan naming kunin ang panig ni na Andal Ampatuan Senior, Dato Andal Ampatuan Junior at Zaldi Ampatuan. Ngunit ayon sa kanilang abogado, hindi na raw muna magbibigay ng payag ang kanilang mga kliyente habang isinasagawa ang imbestigasyon sa kaso. Nabanggit ka ni Senador Joker Arroyo na abot daw ng 300 taon bago ma... Well, mali dyan si Joker Arroyo, no? Dahil aking computation, kung pagbabasihan natin yung statistics at ang daming kaso na involved dito, 55,000 years. Dalawang taon matapos ang madugong Maguindanao Massacre, hustisya ang isinisigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Hiling nila ang patuloy na pag-inog ng katarungan at lumabas ang katotohanan. Tila dumaraan daw sa butas ng karayo ang mga kaanak ng mga biktima sa paghanap ng mga ebidensya na makakatulong sa kaso. Pero nabuhayan sila ng loob ng lumutang ang testigong pinangalan ng alias Jesse. Yan ang sumpriero nito. Pinapatay na yan. Walang kwenta, hindi mawa sa tao. Siya raw ay miyembro ng Police Auxiliary Force ng Pamilyang Patuan sa probinsya ng Maguindanao. Umamin si alias Jesse na isa siya sa mga bumaril sa mga biktima ng madugong massacre noong November 23, 2009. Pinaalam ko naman sa Department of Justice yan, yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At ang naging desisyon ng Department of Justice, kasama na dyan yung kalihim ng Department of Justice, ay ayaw nilang ipasok sa witness protection, ni ayaw nilang pakinggan. Dahil hindi raw nabigyan ng sapat na proteksyon ng gobyerno si alias Jesse, napatay ang testigo na dapat sana'y magbibigay linaw at kasagutan ukol sa krimen. Alam mo, kundi lang napatay si Jesse. Malaking tulong yun dahil... inamin niya mismo na nandun siya during sa gruesome killings. Mabigat ito na witness. So, makatulong yun sa kaso na feeling ko ganun ipabilis yung justice system natin dito. I think it will be hazen. Tingin ko mapapabilis yung proseso. Puspusan daw ang ginagawang pakikipaglaban ng mga kamag-anak ng mga biktima. Pero tila usad pagong pa rin daw ang takbo ng hustisya sa bansa. Ang tagal ng pag-usad ng kaso, attorney, kung naging international issue ito, pinag-usapan na ito. Sa dami kasi na akusado, kada akusado na mahuhuli, kada akusado na mababasahan sa arraignment, kinakailangan ibalik mo na naman yung testigo mong natapos na para ma-identify yung bagong akusado, no, na para sabihin kasama siya doon sa mga nakita niya sa crime scene. Nabanggit ka ni Senador Joker Arroyo na abot daw ng 300 taon bago ma... Well, mali dyan si Joker Arroyo, no? Dahil aking computation, meron tayong actually 11,000 cases dito. Kasi 197 times 58 counts. Roughly 11,000 yan. Meron ng pag-aaral ng World Bank na kada isang kaso ay 5 taon. So sa akin, kung pagbabasihan natin yung statistics at ang daming kaso na involved dito, 55,000 years. Di magkamilin mo sa tawi-tawi! Dahil sa massacre na kanilang kinasangkutan, kinakatakutan ngayon ang apelidong Ampatuan. Ilan sa miyembro ng pamilya ang umaapila sa mapanghusgang mata ng ating lipunan. Kabilang na rito si Bay Jalila Ampatuan Magid at Engineer Zamzamin Ampatuan na parehong pamangkin ni Andal Ampatuan Senior. Tuwing nasa TV, Ampatuan Clan o Ampatuan Family, sana alam naman kung sinong gumawa, kung alam din ng media, sana i-pinpoint nila kung sino talaga, anong pangalan sa Ampatuan. Huwag po ninyo kaming husgahan dahil ang apelyido namin ang Patuan.
dahil na rin daw sa pabuyang 300,000 piso sa kada mahuhuling suspect sa Maguindanao Massacre. Nagiging libangan daw ng mga tao sa probinsya ang pagdamay sa mga ibang miyembro ng pamilya Ampatuan. Katunayan, isang Ampatuan na kawani ng gobyerno ang kamakailay na pagbintangan. Ngunit ng kinalaunan ay pinakawalan din. Ang balita ko, si Governor Toto mismong tumawag doon sa CIDG, sinabihan na mistaken identity po yung hinuli nilang Mama Ampatuan. Marami na ang nasasangkot at nadadamay sa kontrobersyal na kasong ito. Pero patuloy pa rin umaasa ang mga kaanak ng biktima na muling gugulong ang kaso para makamit nila ang hustisya. Mahirap kasi matanggap eh. Mahirap talaga matanggap. Although, naisip namin na mag-move on, every time na makita namin yung picture ng dad namin sa bahay, parati kasi nagatawa yan si daddy eh. So, naisip ko, dad, kayo nagka-uwi? Ganun na lang ako eh, minsan eh. Lalo talaga. Lalo na ngayon. Ang ngayon, 2 taon na, wala pa rin nangyayari, wala pang na, ano na, puro arraignment pa lang. Dilan pa lang sa pamilya ang arraignment. Dalawa pa lang yan sila sa pamilya. Yung mismong ano, si Saldi, wala pa. Hanggang ngayon. Patuloy pa rin umaasa si Reyna Fe na matatagpuan ng bangkay ng amang si Reynaldo. Mapahanggang sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng katawan sa crime site. Mas maganda pa rin sana kung makita. At malagyan namin siya ng maayos na libingan para may mapuntahan din kami. Kasi hindi naman kami free to go doon, di ba, sa November na mga darating. Hindi naman kami free pumunta doon kasi alam naman natin yung lugar na yun. Alam ng mga pamilya, mailap ang hinihingi nilang hustisya at maaring malayo pa ang mararating ng kaso. Alam ko ang makikinabang sa mga paglalaban namin na ito yung future. Kasi hindi naman ibig sabihin na makipaglaban ka, makipagpatayan ka. Hindi naman ibig sabihin na makipaglaban ka, makipagbarilan ka. Incidentally, we are all audiences here. The media people are audience. The Filipino public is an audience. We would only have to be vigilant. We hope the NBI, the police, the DOJ, the Department of Justice did its job quite well, as we would expect them to do it quite well, so that ultimately the guilty ones will be convicted in court. Whether it's that Tunsay or whoever, we don't mind it. Marami nang pangyayari, matagal ang pag-usad ng kaso. What's keeping you? What's keeping you now? At hindi ako hopeless na makita namin ang totoong katarungan para sa mga biktima. Hindi kami susurrender dito. Siguro, hanggang buhay pa ako, ayun, kahit na mag-isa lang ako, tuloy-tuloy ko ito ipaglaban. Gusto ko magbago ang Maguindanao. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic. Ni-rape siya kasi wala na yung kwan niya, yung mga underwear niya. June 25 at 26, 1990, natagpuan ang naaagnas na bangkay ni Ernesto Cochis Bernabe II at Ana Lourdes Bibang Castaños. Buhay pa siya yung nilibing siya. Muli nating balikan ang Cochis Bibang double murder.